Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating general love reading para sa mga Gemini. Kapalaran sa pag-ibig. Take only what resonate, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat, no? So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung cross-watcher ka, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Gemini. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa'yo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, hopefully mag-subscribe kayo sa ating channel. Ma-appreciate ka lahat ng likes, comments, shares, lahat ng yan. Again, this is for Gemini, kapalaran sa pag-ibig, no? Hopefully makuha ko yung energy mo, no? Pero since general love reading to, pwedeng hindi ko makuha, no? Kasi hindi ko naman talaga makuha lahat ng energy ng Gemini sa mundo. Okay? Pwede magkapalit-palit ang roles, ha? Ulitin ko lang, pwedeng ikaw to, cross-watcher. Pwedeng maging ito yung person mo, Gemini, at hindi ikaw. Okay? So, start na natin ang reading. This is for Gemini, kapalaran sa pag-ibig. One last shuffle, tapos start na natin ang reading. This is for the month of November 2021, going to December 2021. Okay? For Gemini, kunin muna natin yung main energy mo. Main energy mo is the King of Wands. Aries, Leo, Sagittarius energy. Clarify lang natin to. What's with the King of Wands? By the way, may nakukuha kong energy. Maybe ikaw itong person na ito na laging nakikinig ng love songs or hindi mo man sinasadya, lagi ka nakakarinig ng love songs, no? Pwedeng almost daily, no? Yung pakikinig mo ng love song. Okay, so sa nakikita natin dito with the Emperor, I feel like ngayon, kung ano yung decision mo sa buhay, pinangangatawanan mo. Okay? Ikaw ito na maaring nagfo-focus ka sa sarili mo, sa kung ano yung gusto mo, sa kung ano yung tingin mo tama. And with the Devil, maaring your energy is, you know, Capricorn energy. I feel like never mind kung may mga maaapektuhan ka. Never mind kung may mga nalulungkot sa mga desisyon na ginagawa mo sa buhay. Because this is you thinking with the King of Wands na mature ka na masyado and kaya mong i-handle yung mga bagay-bagay because of your maturity. Nakakayanin mo lahat ng mga kung ano mong pagsubok na ibigay sa'yo kasi mature ka na, malaki ka na, and alam mo na kung anong gagawin sa buhay mo. And that's your energy, okay? And nakikita natin a very beautiful relationship with this is the Two of Cups ang nakikita natin dito. You could be in a relationship or kung possible naman na yung iba pwedeng okay ka naman ngayon eh. May mga taong tumutulong sa'yo or mga partner mo na maaaring hindi ka iniiwan sa ngayon. Okay? Who is this person that you're dealing with? Okay, you're dealing with the Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Medyo may pag-iwas na ginagawa itong person na ito. Kasi with the Seven of Wands, he or she feels like binigay niya lahat, ginawa niya lahat, pero umiiwas siya sa'yo. Because that's your choice with the Seven of Cups. Parang nirerespeto niya kung anong decision mo. Pero with the Ten of Wands, deep inside this person, ayaw ka niyang i-let go, okay? Pero maaaring nakikita niya kung saan ka masaya, kung ano yung gusto mo, then fine. Pero itong person na ito, ayaw kang i-let go, ayaw kang bitawan. Nandito ka pa rin sa puso niya na parang responsibilidad pa rin kita eh. Parang ganun yung nararamdaman ng person na ito. Now, anyway, ano yung nasa isip ninyong dalawa na person mo? For our Gemini, kapalaran sa pag-ibig. Yeah, I feel like you're walking away dito, no? Sabi na natin, you still love this person with the Ace of Cups. You still love this person, pero you're walking away kasi gusto mo time for yourself muna. O, sarili ko muna. Yan ang nakikita natin sa'yo. And you're leaving this person with the Chariot, Cancer energy, Gemini, Libra, Aquarius with the Page of Swords. So, sa nakikita natin, lumalayo ka decision mo. Kahit pa sabihin na natin, wala kang pakialam nga sa kung ano yung nararamdaman daman niya, iniisip niya. Kasi for now, kung ano yung tingin mo makakapagpasaya sa'yo, yun na muna. Okay? I feel like, may pag-iwas or paglayo kang ginagawa sa person na ito. And how about this person? Ano yung nasa isip niya regarding you? You do have here the Justice card, Libra energy. What's with the Justice card?
Okay, Justice card, clarified by the Sun. One more card, what's with the Sun? He or she feels like itong person, it actually hindi siya okay talaga with the Nine of Swords. There are times na there are dreams of you, panaginip or actually nightmares na nakikita natin regarding dito sa person na ito at sa'yo na maaaring regarding sa ending na nangyari sa inyong dalawa. Hanggang ngayon, parang hinahunt pa rin siya nitong mga ito. Kasi nalulungkot siya, nasasaktan siya because of the ending. And nakikita natin na yung iniisip ng person, tinatry niya mag-focus sa money niya para huwag kang isipin. Tinatry niya para mihin na lang yung finances ko kaysa isipin ko pa tong taong to. And with the Sun, maaaring nasa isip niya is that pwedeng alam niya na nasa ikaw ay masaya, ikaw ay okay. But with the Justice card, parang part of this person, gusto ko munang sanang makuha yung hustisya. Kasi feeling niya parang dehado siya dito or hindi pa siya totally okay. Which is, hindi naman talaga siya totally okay. Sabi ko nga, pagdating sa ending na nangyari sa inyong dalawa, feeling niya natalo siya eh. Feeling niya natalo siya. Okay? And emotions ng person for you, we do have here the Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Feeling niya kailangan mo siya or kakailanganin mo rin siya one time kasi yung mga wala sa'yo or yung mga kailangan mo na sa kanya. And parang feeling niya you're just acting dumb or sabihin na natin, tingin niya sa'yo nagtatanga-tangahan ka lang eh, nag-immaturean ka lang. That's what I can see here. Pero with the Nine of Cups, yeah, for some of you, ang tingin niya sa'yo, gusto mo lang na new journey sa buhay mo, gusto mo lang, sabihin na natin, gusto mo lang din matikman yung iba, or gusto mo rin matry yung ibang experience, matry yung ibang tao or people around you. And, yun na yung pakiramdam niya, gusto mo lang maging, mag-try ng iba muna. Okay? But, yung emotions ng person mo, sa akin ka rin, gusto ko sa akin ka rin babalik. Kakailanganin mo rin ako. And, yeah, there's these challenges here with the Five of Wands and the King of, I'm sorry, this is the Knight of Cups. You do love this person. Mahal mo itong person na ito. Kaya lang nagkaroon ng arguments, hindi pagkakaunawaan sa inyong dalawa. Kaya continuous lang yung paglayo na ginagawa mo sa kanya. Or pag-iwas. Or sabihin na natin, wala kang ginagawa. Hindi ka nag-reach out dito sa person na ito. So, yung iba kasi, hindi naman talaga sila totally umiiwas. Pero hindi lang sila nagsasalita. Mas nagiging tahimik lang muna sila sa ngayon. Okay? So what will happen in the near future for the both of you? Ten of Wands is here. Hindi kayo let go basta-basta nitong taong to. Hindi kanya basta iiwan or ile-let go. With the World, this is your energy. I feel like hindi mo pa rin ino-open ng sarili mo sa kanya. No, mag-focus ka pa rin sa sarili mo na muna. And itong person na ito, yeah, the Five of Pentacles, sobrang lungkot in the near future. Kasi kung nasasaktan siya ngayon, hanggang in the next future, nasasaktan pa rin siya kasi pakiramdam niya, natalo siya. Okay? And yeah, with the Page of Pentacles, nakakita tayo ng mga offering galing dito sa taong to. And some kind of ending, you know, maybe offer na sana tapusin na natin itong ginagawa natin paglayo sa isa't isa. Or rather, yung paglayo mo, sana matapos na yung sa atin. I see this person giving you this Ace of Swords and Ace of Wands, some kind of new beginning sa inyong dalawa. And yun yung magli-lead sa happiness para sa inyong dalawa. Okay? Kasi inisip ng person mo yung sarili niya. Okay? Na sana hindi, sana ma-realize mo na kailangan mo rin ako. Okay? So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.